You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Ogie Diaz, gigil na gigil kay Michelle. Para maipagtanggol si Tekla, ay may mga banat nga po si Ogie Diaz para po sa family ni Michelle. Tira hindi pa din humuhupa ang gigil ni Ogie Diaz sa mga naging paratang ni Michelle kay Super Tekla. Kamakailan lamang ay naglabas ng statement si Ogie Diaz sa Raffy Tulfo in Action. Ikinuwento niya kay Raffy ang mga napag-usapan nila ni Tekla. Tinanong niya ang mga alegasyon ni Michelle kung may katotohanan ba ito, pero pinabulaanan ito lahat ni Tekla. Since walang ibang kasamang kaanak si Tekla sa bahay o sa kondo na kanilang tinitirhan, kaya naman tila unfair nga daw ito para kay Tekla na pinagtutulungan siya ng mga kamag-anak ni Michelle na pinakain niya. Nagsalita din ang malapit na kaibigan ni Tekla na si Donita Nose na marami ang natuwa at nalinawan sa naging pahayag ni Donita. Since siya talaga ang madalas na makasama ni Tekla, ayon sa kanya, marami ng beses na pinayuhan nila si Tekla na humiwalay na kay Michelle dahil walang magandang bagay na maidudulot ang relasyon niya dito. Kung bakit, pareho silang may bisyo at walang mag-a-advise sa kanilang dalawa na hindi maganda ang ginagawa nila dahil pareho nilang ini-enjoy ito. Nang nawalan si Tekla ng trabaho sa Wawawin, nagbukas ng panibagong opportunity ang GMA para kay Tekla, dahilan para mas sumikat at mas makilala ang komedyante. Sabi nga ni Manay Lolit Solis, magaling daw kasi talaga itong si Tekla. Pero sa mga naging accusation ni Michelle kay Tekla, may basihan ba? May depensa kaya si Tekla dito? Dahil sa kabila ng mga pagtulong niya ay nabaliwala ito dahil sa sariling interes ng kanyang kinakasama. Sino nga ba sa kanilang nagsasabi ng totoo? Ang mga nakakasama ni Tekla sa labas ng bahay o ang mga kasama nito sa loob ng bahay 24 oras? Anyway, naikuwento ni Tekla ang buhay niya sa magpakilanman at naging open book naman itong si Tekla. Sa marami, kaya akala ng lahat all is well na, pero nahihirapan pala si Tekla sa kanyang relasyon. Sabi nga ni Ruel Quizon, abusado si Michelle at hindi si Tekla ang nagkulang. Marahil kaya idinadaan na lang. Well, sabi nga, there are two sides of the story. Unti-unti ay lumalabas sa mga sikreto na hindi naman na dapat lumabas pa. Pero kailangan nga ba para pareho silang masira sa mata ng publiko? Anyway, dahil sa gigil ni Ogie Diaz, inilabas niya ang mga photos na ito para makita ng mga netizen na hindi ginugutom ni Tekla ang pamilya ni Michelle, kabilintuanan sa mga naging accusation nito kay Tekla, na halos lahat ng kinakain o kinikita ni Tekla ay napupunta sa mga mag-anak ni Michelle, na halos lahat lang naman ng pamilya ni Michelle ay si Tekla ang nag-aaruga. Sa isang pagkakamali ng gigil si Michelle, nagpunta kay Raffy Tulfo upang isuplong ito at si Sir Raffy hindi man lang daw nakita ang side ni Tekla. Nanahusgahan din ni Sir Raffy si Tekla agad-agad. Hinusgahan nito si Tekla sa pagtatanong kay Attorney Garrett kung anong mga kaso ang dapat isampa na dapat sana daw ay nag-advise muna ito kay Michelle. Tinanong kung ilang taon na silang magkasama at bakit hindi niya pinagbibigyan kahit minsan man lamang itong si Tekla since ito ay asawa niya. Nakalimutan din ni Raffy Tulfo itanong kung sinasaktan ba ni Tekla si Michelle physically. Kung hindi, nadala din kasi siya ng emotion ni Michelle. Kaya naman agad-agad siyang nabigay ng pera kay Michelle. Tuwang-tuwa naman itong si Michelle. Yes, babae si Michelle at may rights siya sa lahat ng bagay, ayaw man niya o hindi. Pero alam niya na may needs din si Tekla bilang kapartner niya. Na decent sana ay sinabi nito na hindi ko na kayang ibigay sa'yo mga bagay na yan kasi nandidiri na ako at let me go. At least malinaw na sana kay Tekla. Hindi na sana umabot o humantong na ipatulfo niya pa yung tao na nagpakain sa kanya at sa kanyang pamilya. Sabi nga ni Ogie Diaz, yan pala yung mga ginugutom mo, Tekla, na kapag kakain sila sa labas ay buong pamilya pa ang kasama. Ang mga pamangkin ni Michelle na si Tekla din ang nagpakain o nag-aaruga ay nakalimutan na ni Michelle. Ngayon, ang tanging plano niya, panindigan ang lahat ng ito upang makakuha ng tuloy-tuloy na support kay Raffy Tulfo. Ang pagbibigay nila ng financial ay talaga namang dapat bantayan ng RITA. Marami kasi ang nagsabi na mukhang rehabilitation center ang kailangan ni Michelle since ang mga bisyo nito tulad ng inom at pagbivape ay magiging priority pa din niya since hindi pa niya ito naihihinto. Pangalawa, kawawa ang baby nila dahil nasisipsip niya ang anumang toxic
na ipinapasok ni Michelle sa katawan niya since mukhang breastfeeding nga siya. Laging sinasabi di umano ni Michelle na future muna ni baby ang isipin, pero hindi di umano nito naisip na ang pagbibisyo niya ang muntik nang hindi makakita ni sa baby nila ng future. Mukhang maraming episode pa ang aabangan sa huli. Ang dalangin natin ay magkaayos sila at maging mabuting magulang sa baby nila. Hindi man sila magsama na. Dalangin natin na makatagpo naman itong si Tekla ng babaeng dadalhin siya sa tamang landas at kay Michelle mapagdesisyonan niya na maging maayos ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang anak. Because after this, Tekla, may babalikan pang trabaho kung magiging maayos sila while Michelle wala, maliban na lang kung tutulungan siya ng RITA or ng side ni Tekla na maging maayos at makabangon. Yan po ang ating showbiz snap update. Images are all credit to the owner. Ano po masasabi niyo sa ating article nito? Ilagay ang inyong opinion sa ating comment section dahil yan po ay mahalaga sa amin. And of course, thank you for watching Showbiz Snap.